So, sa page 196, ang ating didiscuss ay adds and subtracts polynomials. Okay? It is the addition of polynomials and addition of polynomials. Na-open na ba yung book sa page 196? And now, let's have an example. Dito kasi, since addition and subtraction of polynomials, ang kailangan lang natin is yung like terms. So, hindi kapag hindi sila magkapareho ng terms, so, syempre, hindi natin sila pwedeng isolve. So, let's have addition of polynomial in illustrative example number 1. We have to find 2x squared. Number 1 to 2x squared minus 3x plus 4. So, i-add natin itong polynomial na ito dito sa another polynomial, which is 3x squared plus 2x minus 1. So, tanungin ko muna kayo, ano yung mga magkakapareho ang term dito? Ano yung mga magkakapareho dito sa first polynomial and then this, dito sa second polynomial? Ano yung mga magkakapareho? X squared po, teacher. Yes, dito yung sa first polynomial, we have 2x squared. And kung papansinin nyo, dito sa second polynomial, we have another x squared, which is 3x squared. So, sila muna ang pag-solve natin. And 2x squared plus 3x squared, 2 plus 3, that is? Ilan? 5. And then copy. Ayan, x squared. Next, we have dito sa first polynomial, we have negative 3x. And second polynomial, we have positive 2x. So, pareho sila ng, eto, yung sa leading coefficient, we have x, x. So, that is negative 3 plus 2. Subtract natin since unlike sign. And 3 minus 1, that is 1. And follow the sign of the bigger number, that is negative 3. So, negative din ang ating answer. So, negative 1 or since x yon, pwede nating wag isulat ang ating 1. Kasi automatic na meron tayong invisible na 1 dyan. Okay? Next, we have positive 4, itong constant. And meron tayong another constant dito sa second polynomial, we have negative 1. And positive 4, tsaka negative 1, since unlike sign, isusubtract natin. And 4 minus 1, that is 3. At ano kaya ang sign ng 3? Positive ba o negative? Positive po. Positive. Bakit MJ? Kasi po mas mataas po yung 4 sa 1. Very good. So, ang 4 ay mas mataas at positive si 4, kaya positive ang magiging answer. So, the final answer here is 5x squared minus x plus 3. So, ganun mag-add ng mga polynomials. Kailangan, ang ginagawa natin ay i-combine muna yung like terms. Okay? Another teacher, example. Bakit po, ano po, dun po sa, ano, 4 tsaka po 1, bakit po minus, hindi po plus? Kasi anak, dito, wait, change ko yung color. Ito, kung papansinin mo, ito ay positive 4. Tapos yung isa, negative 1. Kaya, magkaiba ng sign, isusubtract. Kahit na addition pa ito. Kung unlike sign, isusubtract. Okay? Okay po. Next. Another example. We have to, ito, 10x squared, ay, 10x cubed. So, pwede kayong mag-add using vertical and pwede namang horizontal. Pero, kung saan kayo mas nadadalian, doon na lang. Dito, 10x cubed minus 5x squared plus x minus 1. I-add natin siya sa 3x squared. Ayan. Plus 3x minus 5. So, again, ano una natin gagawin? We have
to combine like terms. So, dito sa first polynomial, hanap ka ng kamukha nila. Dito sa second polynomial, yung x per term. Squared po, yung 5x per very good. 3x. So, ito, negative 5x squared tsaka 3x squared. Bakit nilampasan natin itong 10x cubed? Kasi wala siyang kamukha dito sa ating second polynomial. So, i-bring down lang natin yan ang walang kamukha, which is 10x cubed. And, isolve natin yung sa term na negative 5x squared at saka positive 3x squared. So, magkaiba sila ng sign, tama? Negative itong 5x squared at saka positive itong 3x squared. So, pag magkaiba ang sign, ano ulit ang gagawin? Minus. Minus. Po. Very good. And 5 minus 3, that is? 5 minus 3? 2. And follow the sign of the bigger number, that is negative. So, kasi negative itong 5. So, negative 2 and then copy x squared. And another term, ang magkamukha itong x and 3x. So, since pareho silang positive, i-add lang natin sila. At automatic kapag walang number dito before the variable or yung tinatawag nating leading term. So, yan ay pag-a-add natin, automatic may 1 dyan. So, 1 plus 3, that is 4. So, plus 4x. And, itong constant, we have negative 1 and negative 5. Pag pinag-add natin, magiging negative 6. So, the final answer is 10x cubed minus 2x squared plus 4x minus 6. Clear ba? Clear ba sa inyo yan? Teacher, may question lang po ako. Ano yes? Po? Hindi ko po masyado nag-guess kung saan po nakuha yung 4x kasi po tatlo lang po yung terms doon ito po na. Sa... Ito, di ba automatic kapag dito, wala siyang, ang tag dito, wala siyang numerical coefficient, automatic meron tayong 1 dyan. At ito, ang numerical coefficient natin ay 3. So, 3 plus 1, that is 4. Okay? Teacher, di ba po yung 2x squared, nakuha din po siya sa 5x, tsaka po, 5x squared, tsaka po sa 3x? Dito, dito, 3x squared. Tsaka, yung pareho sila ng leading, ano, ay literal coefficient, which is yung x squared. So, dito niyan, negative 5, x squared, tsaka positive 3x squared. So, magkaiba sila ng sign kasi negative itong negative 5x squared at positive itong 3x squared. So, pag ma-minus natin sila, 5 minus 3, that is 2. And ang sign na may pinakamalaking number ay negative kasi ito ay negative. Kasi ang 5 ang pinakamalaking number at negative si 5. Kaya negative din ang sign na to. Clear na? Papa. Sige. Another example, we have subtraction naman. Subtraction of polynomials. So, we have 7. Parang nag-add and subtract lang tayo ng mga numbers dito. Pero dito, meron tayong mga kasamang variables. So, 7x cubed minus 3x squared. Tinitingnan nyo yung kanilang mga exponent kung ano yung magkakamukha. Plus 1. And then, susubtract natin itong polynomial na ito dito. So, we have x cubed plus 4x squared minus 2. So, dito niyan, isusubtract natin sila kung ano muna yung magkakapareho ang term. So, tignan mo. Tignan nyo, dito we have 7x cubed at ito x cubed. Since subtraction yan at wala ulit siyang numerical coefficient, automatic meron tayong 1. Ayan. And 7 minus 1, that is? Ilan? 6 pa. Very good. 6 tapos x cubed. Another one, we have negative 3x squared at 4x squared. So, since yan ay subtraction, negative 3x squared minus 4x squared. So, pareho sila, magiging negative ang ating sign at i-add natin sila. So, negative 3 tsaka minus 4, that is negative 7x. 7 pa. 7x squared. Last, we have the constant positive 1. Ima-minus natin siya kay negative 1. So, kapag meron tayong subtraction, tapos negative yung number na isusubtract natin, magiging, naalala nyo na ba, yung subtraction positive of negative po. Numbers, magiging positive. And 1 plus 2, that is 3. So, the final answer is 6 cubed
Or 6x cubed minus 7x squared plus 3. Nagets? Nagets ba yung part na yan? Po. Okay, another example of subtraction of polynomials. We have, ito ako na magbibigay. So, 8, y naman. Y cubed minus 4. Y squared plus 8 minus dito. So, hindi ko muna siya i-arrange siya. Minus, hindi lang siya kasi kasya. So, itong polynomial na ito, i-minus natin siya sa 5y squared plus 4y minus 6. Ayan. So, kapag combine, ang una natin gagawin is to combine like terms. At tingin kayo dito sa first polynomial kung yung mga term niya ba is ano yung mga kamukha niya dito sa second polynomial. So, ang first term is 8y raised to 3 or 8y cubed. Meron bang exponent niya dito sa second polynomial is 3? Meron ba? Meron ba? Wala. So, just copy 8y cubed. Ayan. Next, we have dito. Ang exponent na 2, meron din siyang exponent na 2 dito sa second polynomial. And since ito ay negative, 4y squared at minus 5y squared. So, pareho sila. Kaya negative and then i-add natin sila. 4 plus 5, that is 9. Tapos, copy y squared. Nakakasunod? Next, kung papansin ninyo, meron tayong y dito. And dito, wala. So, i-copy lang natin siya. That is 4y. At yung constant, we have positive 8. Meron ulit tayong subtraction of negative numbers. We have negative 6. So, 8 minus, magiging ganito siya. 8 minus negative 6. So, itong subtraction of negative numbers magiging positive. So, 8 plus 6, that is 14. So, the answer is 8y cubed minus 9y squared plus 4y plus 14. So, this is the final answer. Any question? May question ba dito sa adding and subtraction of or adding and subtracting polynomials? May question? Teacher, pag parehas po ba sila pag parehas po silang positive na at positive, ipabag po plus? Yes. Kagaya nito, pag naging positive ito, magiging positive 8 plus positive 6. So, pag plus natin siya, magiging 14. Okay? May question? May question ba dito sa adding and subtracting polynomials? Meron? Sige. Let's have a recitation.